unang buhay yung nanay ko. Hayop! Hayop! Walang target na hindi pa nahuhulog sa bitag ko. Kahit anong mangyari, mapapasaring ka din, Ivy. Eh, mali ho bang maramdaman ko na kapag kasama ko si Ivy, naalala ko si Bibi? Malakas yung kutob ko po sa biling buhay yung nanay ko. Salamat, Jepay. Binigay ko na yung gusto nyo. Parang awa mo na ang pamilya ko. Ano ngayon kung binigay mo yung gusto mo? Tingin mo, pagbibigyan kita, ha? Kapalit ka ba mo? Jepay. Sigurado ka ba dito, Ivy? Anong gagawin nyo sa akin? Anong gagawin nyo sa akin? Ililigpit nyo rin ako pagkatapos ko kayong tulungan? Gusto mo? Gusto mo magpasalamat ako sa'yo? Eto, eto lang. Magpapasalamat ako sa'yo, ha? Para awan nyo na. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Buhayin mo lang ako. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Mahawa ka na. Tumayo ka dyan. Tumayo ka. Upo! Alam mo, ngayon wala akong awa. Dahil dapat sa'yo mamatay. Gustong-gusto kitang patayin, alam mo ba yun? Pero ayaw ko lang dungisan yung kamay ko ng marumi mong dugo. Kaya masalamat ka. Mawakal sa pamilya ko. Nagsisisi na ako sa mga ginawa ko. Jepay, ikaw nang bahala dito. Huwag na ko mamatayin! Buhayin mo na ako! Gagawin ko lahat para sa'yo! Jepay, siguraduhin mong lahat ng hinihiling niya, ibibigay mo bago mo siya patay. Mama! Dok, bakit ho ba nagwala si Yasmin ng ganun? Sa totoo lang, ngayon lang nangyari yun eh. Ano yun? Ibig ba sabihin bumabalik na yung alaala niya? Ganun ba yan? That's possible. Pero very rare on her case. Lalo na she suffered catatonic depression. And for 13 years, napabayaan siya at hindi nabigyan ng medical attention. Eh, Dok, ano ba yung mga posibleng dahilan para bumalik siya sa dati niya? Yung alaala niya ulit? Well, possible. May connection ito sa trahedyang nangyari sa kanya. Dok, nagsimula lang mula ito nung makita niya yung litratong babae dyan eh. Sino itong babae na to at anong connection niya kay Yasmin? Wala ho, Dok. Kaya nga ako nagtataka ako kung bakit ganun siya ka-interesado dito sa babae dyan. Maybe this woman triggers something from her past. Maaring kamukha ito ng nanay niya, ng kapatid niya, or ng best friend niya. You know what, Raul? Yasmin's case is very interesting. If this woman triggered a memory of her, expose mo siya more often. And sabihan na rin natin ng electroconvulsive therapy niya para mas mapabilis ang kanyang pagaling. Hindi na muna ako siguro, Doc. Mas maganda ako siguro. Gamot na lang pampakalma, yun lang siguro kailangan niya. Dahil nagwawala siya eh. Bakit? Ayaw mo ba siya gumaling? Hindi ho, ang sa akin lang kasi, Dok. Baka naman po pwedeng daan niya sa gamot lang, di ba? Kaya po pwede sana, resyatahan niyo na lang ako. Then, babalitaan ko na lang kayo, huwag kayo mag-alala. Okay, kung yan ang gusto mo. Bale, balita ko kayo. Maraming salamat po. Okay, thank you. Bus, mawawa ka sa akin. Patras. Bus, yung pamilya ko. Paano nga ako, Bus? Tay! Tay!
Paano pag bumalik si Papa? Basura na naman ang tingin na sa akin dito. Lahat ng plano ko mababaliwala. Magiging miserable na naman ang buhay ko. Si Raul, ipapapatay siya ni Papa. This family is over! Calm down, Emilia. You're stronger than this. Magagawan mo ito ng paraan. Tama ka, tita. Wala na dapat balikan si Papa dito. Or, hindi na siya makabalik. At all. You deserve where you are now, Emilia. Lahat ng ito pinaghirapan mo. And I don't think Julio has a place in this house. Or in this town. Or in your life. Winnie, toto. Bakit hindi mo sinabi sa akin na okay na si Lolo? Kausap ko yung doktor niya kanina. Sabi, tinawag na daw sa'yo. Arnaldo, I was about to tell you, pero ngayon alam mo oh, na. Oh, stop it. You're too obvious. Hindi ka masayang okay na siya. How dare you! Pinalalabas mo ba na masaya ako na koma si Papa? I love him more than you know! Talaga? Eh, bakit hindi ka nagmamadaling punta siya sa Amerika? Don't worry. I'll tell Lolo na busy-busy gagampanan lahat ng tungkulin niya dito. Susunduin ko siya. Hintayin na lang po natin ang DNA test results up to 2 days. 2 days? 2 days, masyado matagal yun. Kailangan ko ang resulta after 24 hours. Kaya mo bang gawin, Mr. Valenzuela? 24 hours? Kaya po. Salamat. Diyan po, ipakitulungan na lang. Hindi na ako makapaghintay. Hindi na ako makapaghintay kung ano yung totoo. Si Emilia. Kung sakali mang buhay yung nanay ko, Nay, si Emilia hindi ko pa rin titigilan. Makukulong pa rin si Emilia. Silang lahat. Lahat ng mga Argente dapat makulong pa rin. Chang, ayoko. Hindi po pwedeng bumalik siya doon sa alaala niya. Mas maganda na lang po siguro kung ganyan na lang siya habang buhay bilang Asmin. Hindi ka ba naawa sa kanya, Raul? Mas nakakaawa naman po siya kung maalala niya lahat ng nangyari sa buhay niya. Hello? Raul, kailangan mo na umuwi ngayon kung ayaw mo ipahanap kita sa mga tauhan ko. Sige, sige. Tsaka na kailangan ko muna umuwi. Ayokong maginala sa akin si Emilia. Kaya na lang muna akong tumingin sa kanya ulit. Sige, ako lang muna ang bahala. Mag-ingat ka. Pwede lang na akong pumawi ng lahat ng sakit na nararamdaman mo.
Pero paano ko magagawa yun? Kung parang napakarami mong tinatago sa akin. Sumasabay pa. Ayaw. Wala ka bang bali? Ayos lang ba? Ay, sorry. Hindi ko sila naabutan. Diego, bakit ka pa nagsasorry? Hindi mo kailangan mag-sorry. Ako kailangan magpasalamat. Salamat dumating ka, niligtas mo. Pero si Natalie? Hindi ko rin maisip kung bakit kailangan ipagawa yun ni Natalie. Sabihin na lang natin, may araw rin si Natalie. Hindi man ngayon, pero sa tamang panahon. Pero Ivy, kailangan mong mag-ingat. Dapat siguro maglagay ka ng security dito. Diego, salamat. Pero kaya ko naman yung sarili. Bakit ka nga pala napunta dito? Pero ka ba kailangan? Ivy, hindi ko alam. Hindi ko alam ba't dinala ko ng mga pako dito. Siguro. Diego. Salamat ulit. Mag-ingat ka. Did you hear me, Raul? Ang sabi ko, gising na si Papa. Alam ko. Bakit ganyan lang ang reaksyon mo? Baka nakakalimutan mo, ikaw ang sumakal sa kanya. Emilia, hindi ko makakalimutan yung araw na yun. Are you making fun of me, Raul, ha? Alam mo, kapag pinapatay ka ni Papa, hindi ko na alam kung paano pa kita ipagtatanggol. Alam mo, kung meron dapat nag-aalala dito, ikaw yun, hindi ako. Dahil sa dinami-dami ng kapalpakan na gawa mo, ikaw pa unang kakastiguin ng tatay mo. Pero, simpleng bagay lang naman sa'yo, Emilia. Di pa-good job mo yung tatay mo. So, mamayon siya ako, nag-CR ako doon, walang tissue ito ginamit ko. Kung gusto mo amoy yung pa, o yan. Ano ba? Stop fooling me, ha? Raul, ha? Sino si Asmin?
request. Kung ayaw mo sabihin sa akin kung sino yung babae mo, ako ang gagawa ng paraan para hanapin yan. Sige, sige, sige. Kung gusto mo, tutulungan pa kita. Oo, ito. Ha? Oo, yan. Sige, wala ka ng problema. Bakit mo pinuna? Imbis tumigil ka, ha? Alam mo, imbis ay pambabae kung iniisip mo. Ang isipin mo yung pagbalik ng tatay mo dito. Dahil kung ano yung lahat na meron ka ngayon, mawawala rin sa'yo. Anak? Anak, andito na si Mr. Valenzuela. Dala niya ang resulta sa DNA. Miss Aguas. Thank you. Nay, pahati na lang. You're welcome. Ito na po.
Sa mga urgente tayo magsisimula. Posibleng hindi niya inilayo si nanay. Alam ko nandito lang sila sa poblasyon urgente. Magbabahay-bahay na rin ako tsaka magmamanman. Kung kinakailangan tingnan ko yung katabing bahay, gagawin ko. Sige. Nasaan yung nanay ko? Sinabi ko sa'yo, dalhin mo sa akin yung nanay ko. Hintayin na lang po natin ang DNA test results after 2 days. Kailangan ko ang resulta after 24 hours. Jepoy, saan mo nga natagpuan ang bangkay ni nanay? Yung lugar na tinuro ni Tonyo, kung saan naiwan niya nanay mo na. Jepoy, may kumuha sa nanay ko. May kumuha sa nanay ko. Kinuha niya yung nanay ko, naglagay siya ng ibang bangkay, sinuot niya yung singsing ng nanay ko para palbasin patay na nga yung nanay ko. Posibleng isang tao lang gumawa nun. Kaya all this time, Jepoy, all this time, buhay yung nanay ko. Jepoy, ganito yung gagawin mo. Gusto ko imbestigahan mo yung bangkay na yon, alamin mo kung sino siya at kung sino kumuha sa kanya. Dahil sigurado ako, nasa kanya ang nanay ko. Chang? Oh, Raul. Kamusta na ako kaya? Mabuti naman, no? Okay na siya, no? Kamusta naman? Hindi na siya nagkukot-kot ng dyaryo. Oo, ngayon. Tahimik yan. Pero kagabi, nakapagsalita. Anong sinabi niya? Lily? Lily? Anong balita, Jepoy? Ivy. Nasaka na yung profile ng mga missing persons dito sa Argente. Galing to sa polis. Magbabahay-bahay na ako para malaman ko kung sinong bangkay ang matagal ang nawawala. Malamang kasi yun ang bangkay na ginamit para palabasin ang katawan ng nanay mo. Salamat. Salamat, Jepoy. Alam kong mahabang proseso pero malalaman din natin ang totoo. At ako rin, magbabahay-bahay rin ako. Siyempre, uunahin ko ang makapangyarihang bahay. Si Emilia. Kung kinaya niya na ipapatay yung nanay ko, malakas ang kutob ko na kung buhay si nanay, nasa poder niya to. Anong balak mo? Simple lang. Tulad nung ginawa mo sa bangkay na yon, huhukayin ko ang baho at lihim ni Emilia. Papipiyukin ko siya. Ivy, can you repeat what you said? Tutulungan mo ako sa image building ko? Yes. Grassroots campaign, Emilia. Unti-unting magiging pamilyar at mapamahal si Emilia Argente Torillo sa mga masang Pilipino. Just tell me when at papupuntahin ko ang team of experts ko. Oh, thank you, Ivy. That's one great news. And that's what just I need right now dahil after hearing yung masamang balita. Oh, anong masamang balita? Well, Papa's health is improving. Babalik na siya sa bahay na to at matatapos na ang maliligayang araw ko. Oh, Emilia, dapat mas madaliin natin ang candidacy mo. Bakit hindi tayo maglabas ng magazine article about you? The more controversial, the better. So, tell me, Emilia. What's the darkest past of Emilia's administration?
let's just say, ang dami kong desisyon sa buhay na hindi ko pinag-isipan maigi. That destroyed people's lives. Katulad namin, kaninong buhay naman ang sinira mo, Emilia? Come on, you can tell me. Ang dami mo na kayong sikretong sinabi sa akin. You can trust me. Promise. This family, buong pamilya, wiped out. But that was 13 years ago. Siguro nga, pati ang Diyos, nakalimutan na yun sa tagal na nun. Hindi ba, Ivy? Buong pamilya, pinatay mo, kahit isa, walang nabuhay. Buong pamilya. Dahil kapag sinabi kong good job, it is indeed good job. Teka, why are you so curious dun sa kwento ko tungkol sa pamilya? Why all of a sudden, Ivy?